Tiniyak ngayong araw ni Senador Coco Pimentel, Executive Vice Chairman ng PDP Laban, haharangin nila ang anumang tangkang agawin ng partido. Dugo at dedikasyon anya ang pinuhunan ng mga orihinal na nagtatag ng 39 na taong lapian. Kabilang dito ang kanyang namayapang ama na si Senador Nene Pimentel. Yung mga sumali lang after nanalo na si President Duterte, hindi naman nagpapakita, baka binipisyo lang naman yung gusto. Hindi rin kami papayag na you will take over the party. At etsapwera yung mga matagal ng party mates, dugo na yung ininvest dyan. Ipinahayag ni Pimentel na iboboykot ng grupo nila ni Party President at Senator Manny Pacquiao ang National Assembly sa July 16 at 17 na ipinatawag ni na Party Vice Chairman Alfonso Cusi, Deputy Secretary General Melvin Matibag at Membership Committee Chairperson Astra Naik. Noong isang linggo, sinibak na sa partido sina Cusi ng kampo ni na Pacquiao. Ang tamang pagtitipon anya ng partido ay sa Setyembre pa nakatakda. If ever may changes na mangyari, it's a power grab. It's a power grab. Ngayon ang tanong, is that a legitimate expression of the will of the party, this power grab? Yeah. So sila na ang mag-force nun. Those trying to grab power are not genuine or real members of the party, have incomplete party requirements. And then love for the party, yun ang importante sa amin eh. Our party. Sa party constitution na sinulat ni Senador Coco, pangulo ng partido ang masusunod at titular at passive o walang puwersa ang opinyon ng chairman na hawak ngayon ni Pangulong Duterte at vice chairman na okupado ni Cusi. Abnormal times na ngayon sa party eh. Emergency situation ang party. Because merong ang bumibiyak sa party, merong nag-organize eh, nagre-reorganize ng party sa loob eh, na hindi naman yan part ng job description niya sa rank niya sa party. Sa ngayon, hati sa dalawa ang partido ng administrasyon. May mga hakbang at maniobra kasi anya ang kabilang kampo na hindi isinisiwalat sa ibang opisyal at kasapi ng partido. Is this a political maneuver to support a certain presidential candidate who may be an outsider of the party, tapos kung manalo yun, siyempre takbuhan na doon sa partido ng tao yun, baka i-fold yung party doon at wala na, kinain na, linamo na ang PDP Laban. Hindi naman tinatanggap ni Nakusi ang pagpapatalsik sa kanila sa partido. Cheap political gimmick anila ito ng kampo ni Pacquiao dahil wala umano itong otoridad na magtanggal ng national officers. Wala doon sa bylaws yung proseso ng pagtanggal. Wala naman kaming na-receive man lang na notice, even yung sinasabing tinanggal kami. Sinunod namin lahat yung proseso. Itinanggi rin ni Matibag na may agawan sa partido at nakakasana ang tambalang Bongo Duterte. Sa ngayon, kasama si Nago at Pacquiao sa pinagpipilian ng partido sa pagkapangulo. Nagtataka nga ako bakit kasi saan ba nanggaling yung resistance at pagkagalit na iniisip inaago yung partido. Ang naging contention lang nila lagi dito ay bakit itinutulak na mag-vice president si Pangulong Duterte? Bakit natin inaayawan yun as a party? Tiniyak na ni Pangulong Duterte na dadalo sa National Assembly. It's in the calendar of the president. All I can say is he recognizes the leadership of Secretary Cusi and that is why he will attend the party special meeting on July 17. Nakikiusap naman sa liderato ang mga lokal na opisyal na miyembro ng PDP Laban ayusin ang gusot sa partido. Developments like this will further deepen the factions within the party. So sana magkausap nga talaga na or magkaroon man lang ng consultation with the members and then whatever happens there, everybody respects. Dumistansya naman ang hugpong ng pagbabago ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa iringan sa PDP Laban. Kami po sa HNP, again, we have nothing to do with what's going on in PDP. And we wish them all the best and hopefully they'll be able to resolve whatever problems they have internally. Sa gitna ng gulo sa PDP Laban, tahimik namang nakikipagkonsultasyon si Senador Panfilo Lacson at Senate President Vicente Soto III sa mga lokal na opisyal sa Central at Northern Luzon. Sunod nilang pupuntahan ang Kabisayaan. Target ni na Lacson at Soto, ihayag sa August 5 ang desisyon kung lalahok nga ba sila bilang magkatiket sa halalan 2022. Sherian Torres, ABS-CBN News.